Umamin ka na. Sino ka? Ano? Yung lalaki na nagligtas kay Steffi 12 years ago. Ikaw nga ba? Ikaw ba yan? Ano pinagsasasabi mo? Nakunan ka nun ng litrato. Ipinakita sa akin. Sigurado ako na ikaw nga yan. Merong mga taong magkakahawig ang mukha. Isa pa, kung talagang 12 years ago na yun, maraming taon na ang lumipas na hindi man lang ako tumanda. Yun na nga eh. Bakit walang ipinagbago ang dati mong itsura? Umamin ka, ilang taon ka na. Nagkakamali ka lang. Gusto ko rin sabihin na nagkamali lang ako. Bago kita kumprontahin, yun din ang pinagdadasal ko. Kaya lang. Nakita rin kita noon, kaya natatandaan ko ang mukha mo. Ikaw nga ang lalaking yun. Isipin mo na ang gusto mong isipin. Wala akong pakialam. Bahala ka. Kung yan ang paniniwala mo, wala akong magagawa. Meron ka pa bang sasabihin? Wala rin akong pakialam kung sino ka at kung anong pagkatao mo. Pero kung patuloy mong babakuran si Steffi, magkakasubukan tayo. Nahihiwagaan ako sa'yo at sa katauhan mo. Marami akong hindi maintindihan. At sangkot na sa usapan ng babaeng pinakamamahal ko. Kaya hindi ko ito pwedeng baliwalain. Binabalaan kita. Tandaan mo to. Layuan mo na siya. Winston, hindi pa ako makakababa. Meron pa akong kailangan kumpirmihin kay Mateo do. Bakit? Ginagawa mo ba akong tanga? Anong sinasabi mo? Noong gabing muntik na ako mamatay dahil sa aksidente, sabi mo wala ka doon. Ipaliwanag mo nga ito. Ano nga ba yan? Mga bubong na nagmula sa headlight ko. Napulot ko sa basurahan. Nakita ko to na may bahid pa ng dugo mo. O tapos? Alam kong nandoon ka nung gabing yun. Pinigil ba ang kotse ko? Yung bubong mula sa headlight na nakasugat sa kabay mo. Ginumot mo yan dito sa bahay mo. Kaya meron akong nakitang ebidensya. Ipaliwanag mo nga kung anong nangyari. Alam mo, dati hindi ko naisip na tanga ka. Pero mali pala ako. Ano? Akala mo ba yung kotse mo lang ang magkakaroon ng bubog mula sa headlight? Nabasag mo rin yung pasuko, di ba? Hindi mo ba naisip na baka doon ako nasugatan? Hindi bubog ang tawag sa basag na... Anong sabi ng doktor na kininsulta mo? Normal daw ba ang nangyayari? Hindi ba sabi niya guni-guni mo lang ang lahat? Sabi mo, nagpunta ka sa police station. May nakakita sa'yo? Tumawag ka dun ngayon. Sa kanila mo na lang tanongin. Sabi mo, habang papunta dun, na-aksidente ka. Pero hindi mo sinabi kung paano. Ano ngayon? Patingin ng sugat. Aalamin ko kung saan galing yan. Kung sa bubog nga ba, o talagang nagalusan ka lang dahil sa aksidente. Ba't ganun? Magaling na pala eh. Ba't naka-band-aid pa? Niloloko mo ako? Ngayon nakita mo na. Bitiwan mo na ako.
Gusto ko rin sabihin na naguguluhan ako sa maraming bagay. Naihiwagaan ako sa pagkatao mo. Hindi ko alam kung bakit. Miss Steffi Chan, simula nung makilala kita, nagulo na ang tahimik na buhay ko. Ang gusto ko, layuan mo na ako. Oo na, aalis na talaga ako. Sige, bilisan mo na. Hindi mo itatanong kung saan ako pupunta? Usapan niyo. Ano yung kinumpirma mo? Huwag mo nang alamin. Tara na. Winston, sandali lang. Ang tamis talaga. Alam mo, hindi ako nakakatulog ng may katabi. Next time, huwag kang basta susugod. Itali mo nga yung buhok mo. Ikaw ba merong crush? Lagi ka nag-o-origami kapag meron kang crush, diba? Eh ikaw, meron ka na rin bang crush? Ba't mo na tanong? Eh kasi, napapansin ko na hindi ka na tumitigil sa pagtingin sa cellphone mo. Parang may hinihintay kang tawag. Wala kaya? Meron nga akong crush. Kaya lang, parang galing siya sa kakaibang mundo. Feeling ko, nagmula siya sa isang napakagandang bituin. Na in love agad ako, unang kita ko pa lang sa kanya. Steffi, feeling ko na love at first sight ako. Palagi mo bang nakikita yun? Eh, hindi. Pero isang araw nakita ko uli siya. Nung araw na hindi sinasadyang nagkita kami, nabihag na niya agad ang puso ko. Nung pagmasdan ko ang mga mata niya, yung puso ko parang nalulunod sa titig niya. Pagkatapos ng una naming pagkikita, hindi ko na siya nakita uli. Pero pakiramdam ko, naninirahan na siya sa puso ko. Umasa ako na muli kaming pagtatagpuin. Pilit ko man siyang hanapin, hindi ko na siya matagpuan. Ang bulong ng puso ko, muli ko siyang makikita. Mawalang galang na. Natatandaan mo pa ba ako? Sino ka? Ako yung babae na biglang natulala nung una kang makita. Ay, teka, ito nga pala yung... Hindi ako bibili. Fingerprint lock yan, di ba? So hindi yan mabubuksan ng ibang tao? Pagkatapos na, install mo na rin yung alarm. Saka yung CCTV. Lagay mo dito. Doon din. Opo. Steffi, sino ba kasi yung taong naghalugog sa bahay mo dati? Nag-report ka ba sa polis? Tapos na ako. Teka, Mama. Ang mabuti pa siguro, mag-dinner na lang tayo. Of course. Gusto ko yan. Hindi ako sasama. Bakit mo tinawagan sila, Mama? Saka tong kapatid ko? Ayaw mo ba sa Chongpyong o kaya sa hotel? Ayaw mo din naman sa Mama mo, di ba? Bakit ayaw mo? Pagod na ako. Kayo na lang ang lumakad. Ayoko rin sumama sa inyo. Dito na lang muna ako. Sige, mabuti pa nga. Magpasama ka muna dito sa kapatid mo. Dito na lang din muna ako. Sige. Hindi na rin ako aalis. Umuwi ka na, Winston. Ihatid mo nga si Mama. Kung ayaw mo, edi huwag mo. Siya nga pala.
Tumawag ba si Mr. Kang? Hindi. Sira ulo siya. Pag tumawag, huwag mong kakausapin, ha? Dadmahin mo lang. Maliwanag? Sige ho. Sir, 120 meters per meter ang galaw ng elevator. 69 meters ang layo ng first floor sa 23rd floor. Kung sinasabi niyang tuloy-tuloy na bumaba yun, ibig sabihin 34.5 seconds ang lumipas. Imposible makapag-travel ang ganun kabilis ang isang pangkaraniwang tao. Kung yun ang pagbabasihan, ibig sabihin yung bawat palapag binaba niya ng 1.5 seconds. Imposible yan. Wala bang ibang elevator? Meron pa doon isang elevator. Pero nung oras na yon, sira daw ginagawa pa. Nung bumaba ako, nakita ko nasa 23rd floor siya. Pero sumulpot siya sa first floor. Ibig sabihin, saksi ako sa imposibleng bagay. Hindi naman kaya naghihinala na siya sa pagkatao mo. Kung hindi ka nagpadala sa emosyon mo, hindi ka magkakamali. Kailangan kong palamigin ang sitwasyon. Anong ibig mo sabihin? Nalaman kong target niya si Steffi Chan. Bakit nilihim mo pa? Sana sinabi mo na agad ang totoo. Na mapanganib talaga yung lalaki. At dapat siyang umiwas doon. Tuso ang lalaking yun. Hindi niya basta-basta maiiwasan. Isa pa, mas makabubuti kung hindi niya alam ang pagkatao nun. Pag nalaman niya ang lihim, lalo siyang mapapahamak. Eh, paano ka naman? Tahimik ang buhay mo sa loob ng 400 taon. Ayaw mo magka-problema dahil gusto mong makaalis na maayos. Para sa'yo, ilang beses pa ako nag-file ng death certificate. Missing, fire accident, drowning, car accident. Yun ang mga cause of death. Pero ngayon, ang kinatatakutan ko, baka magkatotoo na ang pagkamatay mo. Baka naman bago ka pa makaalis, bigla ka na lang mamatay dito sa mundong ito. Hindi mo ba naisip yun? Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na wala akong alam, di ba? Pag nalaman to nila mama, baka magwala pa yun. Please, umalis na kayo. Oh, sige, last na tanong na lang. May boyfriend ba yung kapatid mo? Sinabi nang wala, bakit ba ang kulit nyo? Buntis kasi ang kapatid mo. Anong sinabi mo? Nakumpirma namin mula sa hospital records. Kung totoong may boyfriend yung kapatid mo, iimbestigahan ang pagkatao ng lalaking yon. Kung ganun, malalaman pa to ng maraming tao. Parang yun na namang pinatay uli yung kawawang kapatid ko. Kakalat pa na nabuntis siya bago siya namatay. Mahal ka pa ba yung sayo? Makinig ka mabuti, ha? Gusto naming malaman kung talaga nagpakamatay siya o sinadya siyang patayin. Tinigil niya ang pag-inom ng gamot laban sa depresyon. Naisip ko, wala siyang planong ilaglag ang sanggol. Walang planong magpakamatay ang kapatid mo. Yun ang kutob namin. Ang inala niya, may boyfriend ang kapatid niya dahil nakatanggap ng regalong mamahalin. Hindi lang sinasabi ni Rachel Han kung sino ang nagbigay. Ang sabi lang sa kanya, mayaman yon at may plano sila magpakasal. I-check natin ang mga phone record. Pag-aralan natin. Hindi mo pa rin pinaghihinalaan si Mateo, do? Ewan ko. Ayon sa report, mapera yung lalaking yon. Ibig sabihin nun, baka tama ang kutob ko. Di ba? Si Rachel, maraming kilala na mayayaman. Yung lalaki, biglang nawala. Parang bida sa librong nabasa ko. Ang galing niya. Oo na nga, halika na. Pasundan mo na si Mateo to. Mukhang siya muna ang dapat kong unahin. Apo. Ano, Steffi, okay ka lang ba? Nandiyan pa si Yuan? Tawagan niyo ako pag may problema, ha? Mag-ingat ka. Baka bumalik yung siraulong tao na kumidnap sa'yo.
Humanda siya. Papatayin ko siya. Oo, sige na. Matulog ka na. Ano bang problema ni Steffi? Wala lang. Nag-iingat lang sa psycho. Ikaw ba? Alam mong pagkatao ni Mateo do? Sandali. Paano mo siya nakilala? Sino nga ba siya? Tingin ko malapit ang loob ni Steffi sa kanya. Ikaw ba? Meron kang masamang kutob dun sa misteryosong lalaking yan? Wala naman. Basta ang alam ko, kapitbahay niya si Steffi. Yun lang ang dahilan. Kaya sila naging close. Talaga? Oo. Teka nga. Nagtataka ako sa'yo. At bigla ka naging interesado kay Steffi. Dahil alam ko mahal mo siya. Hindi ba gusto mong tulungan kita? Sige na. Good night. Sa UK. Bakit? Wala lang. Naitanong ko lang. Iniisip ko kung anong pakiramdam niya ngayon na nakipag-divorce na siya sa isang katulad mo. Siya nga pala. Bakit ba hindi mo magawang tumawag ng direkta sa akin? Pinatatawagan mo pa ako sa iba. Pinoprotektahan lang kita. Dahil artista ka. Gusto kong meron kang privacy. Gusto ko rin naman ng privacy. Ang ayoko lang, yung walang ibang nakakaalam ng tungkol sa atin. Gusto ko sanang ipagmayabangin sa lahat na mayroon tayong relasyon. Guon mo? Sabi niya, dito rin kay Guon mo maiahalin tulad ang buhay niya. Eh tungkol to sa lalaki na kapagrelasyon sa walong babae. Ano kaya yun? Anong ginagawa mo? Ba't ito sumasagot? Tulog kaya? Tulog ka? Anong ginagawa mo? Tulog ka? Ayun! Nakita niyo yung message ko! Ano ba yan? Wala bang plano mag-reply to? Okay lang ako. Hello? Ito ba si Miss Steffi Chun? Oo. Sino to? Ako yung may-ari ng Gold Palace, Unit 2301. Kahapon wala akong natanggap na bayad ng upa mula sa'yo. Paano nangyari yun? Hindi na sapat yung pondo sa account mo. Paano naman nangyari yun? Na-withdraw na kasi lahat ng pera mo. Pinambayad sa contract penalty mo. Ganito na lang. Maglo-loan na lang ako sa inyo. Halos lahat ng real estate property mo, naibenta na kaya wala na yun. Pinatigil mo na rin yung mga investment portfolio mo, kaya hindi ka na pwede mag-credit loan. Alam mo, sir, kilala mo ako. Ako si Steffi Chun. Ibig mong sabihin, sa buong Korea, hindi na ako makaka-loan? Sa mata kasi ng bangko,
Ang mga star na katulad mo, para lang pangkaraniwang empleyado. Minomonitor ng system namin ang mga future income mo, pati na ang stability ng kita sa trabaho mo. Nakita namin na, nung nakaraang buwan, walang pumasok na pera sa'yo. Pero ilang taon na akong kliyente ng bankong to, di ba? Malaki ang perang ipinasok ko sa inyo. Di ba, VVIP niyo ako? Hindi na po ngayon. Ang totoo, napakababa na ng credit score mo. Puro instant cash ang transaction mo. Hindi ko ginagawa yon. Baka naman yung mama ko ang gumagawa nun. Bago ako nag-rent ng condo unit, nagbigay ako ng deposit. Hindi mo pwedeng gamitin yun para makaloan ako? Sa primary bank na tulad nito, baliwala yung deposito mo. Hindi yun pwedeng line of credit. Kung gusto mo, gagawa ako ng paraan para tulungan ka. Pero wala akong maipapangako. Ibenta ko kaya to. Naku, ba't kayo nasabi? Brumi, Brumi! Sorry! Huwag mo yung sesaryosuhin! Ito na lang. Dalawa naman ang blue na bag ko eh. Hindi pwede. Paano ko ito mga anak? Pag nakabawi ako, babalik ka naman kita eh. Pangako yun, huwag ka na magtampo sa akin. Ingatan mo ang sarili mo. Huwag ka magpapagaskas ha. Steph, ano ba yung mga yan? Ano pa nga ba? Yan ang mga baby ko na isa o dalawang beses ko palang nagagamit sa tanang buhay ko. Mahalaga sa akin lahat yan. Ba't mo din nila sa akin? 50% off yan. Pagkakaguluhan yan ng mga tao pag nalaman ako ang may-ari niyan noon. Minibenta mo ba ang mga bag mo dahil wala ka ng pera? Ano? Steph, nangihirap ka na ba? What? Excuse me? Anong sabi mo? Hindi tayo nagkakaintindihan. Serbisyo publiko nga itong kinagawa ko eh. Natutuwa sila sa akin. Dahil ang idol nila, biglang nakonsensya sa paggamit ng mga bagay na masyadong mamahalin. Kaya, dinidispatch ako na. Gusto ko lang makatulong. Hindi kaya ikaw ang dapat tulungan? Alam naman ang lahat na binibenta mo ng building mo sa Chong Dam Dong sa napakababang halaga. Bibigyan na lang kita ng pera. Iuwi mo na yung mga bag. Isa pa, sa susunod, huwag ka na uling pupunta dito sa boutique. Kayo kami makakita sa'yo. Pakiusap. Super yabang naman niya. Akala ba niya siya lang ang pwede ko pagbentahan? Ang cute ka dito. Cutie. Steffi John's bag for sale. Steffi John's cute white handbag. Ayon kay William James na isang philosopher, ang psychological punishment ang pinakamatinding parusa dahil mararamdaman mo na para kang nilalayuan o binabaliwala ng lahat ng tao sa lipunan. Pwede pang tawaran? Pasensya na kayo. Ang mga tao, mahina ang psychological capacity. Nakabase sa iba mga ikinikilos nila. Pag natutuwa ang iba, makakaramdam sila ng kaligayahan. Wow, 45 kasama ng bayad sa shipping. Sino ka ba? Bakit mo ako mini-message? Ano yung sinasabi mong 45? 450,000 won kasama ang bayad sa shipping. Di ba ikaw yung seller ng mga bag ni Steffi John sa Steph Were You? Sabi ko naman sa'yo, huwag mong bayaran yung sinisingil na penalty. Mas malaki pa yung gesa sa tunay na halaga nitong kontrata. Anong gagawin natin? Anong kontrata? Hindi ako pumirma nito.
Wala akong alam tungkol dito. Alam mo, huwag mong isipin na nagmamalasakit lang ako sa'yo nang dahil sa pera mo, no? Mauubos ang pera mo kapag masyado kang mabait. Ano bang akala mo sa buhay? Parang fairy tale na totoo? Kakausapin ko si Mr. Ann. Sasamahan na kita. Iba ang isasama ko. Bakit? May hingin akong pabor. Magkano? Sigurado kang walang scratch yung bag? Meron pa bang tawad? Nagbebenta ka pala ng mga bag. Bakit naman cellphone number ko ang pinost mo? May bumibili ba? Bakit ginawa mo yun ang hindi nagpapaalam? Alam mo bang naiistorbo na ako kasi ang daming tumatawad? Huwag kang papayag. Parang baby ang turing ko sa mga bag. Lahat yun mahalaga sa akin. Sabihin mo, wala nang tawad. Ito lang ba ang pag-uusapan natin? Hindi, may sasabihin ako sa'yo. Bukas, isasama kita sa talent agency. Bakit ako? Gusto ko makapagtawaran. Doon ka magaling. Kaya mo na yun. Pag mag-isa ako, makakahalata sila. Na ano? Na hindi na ako yung dating Steffi. Nag-manicure ako. Nilagyan ko ng leopard print para magbuka akong matapang. Kaso naduduwag pa rin ako. Malalaman nilang mahina na ang loob ko pag nagpakita ako na mag-isa. Eh ano ngayon kung naghirap ako? Pera lang nawala sa akin. Kikitain ko pa uli yun. Yung pagkalugmok ko sa kalungkutan. Yun ang ayokong makita nila. Isasama kita. Pag nakita mo nakakahalata na sila, kailangan mo ko ipagtanggol para wag silang maghinala. Okay? Malinaw na sa akin. Nakausap ko na rin tong abogado ko. Ang sabi mo sa akin dati, inaamin mo naman na responsibilidad mo yon. Oo nga, alam ko mga obligasyon ko. Wala akong sinabing tatakbuhan ko yun. Kaya lang, kailangan mo tong ipaliwanag. Wala akong sinabing gagawin ko tong pelikulang to. Ni wala kayong pinakita sa akin na script nito. Hindi rin ako nangako na plano ko tong i-endorse. Ang usapan, ipauubaya mo na sa agency ang mga karapatan mo. Pero bawal kang pumirma nang hindi ko alam. Wala naman akong sinabing pangunahan mo ako sa mga kontrata ng mga sponsor ko, di ba? Steffi John! Hindi mo ba alam kung magkano ang nalugi sa agency ng dahil sa'yo? Sandali lang. Nabasa ko na tong kontrata. Teka nga. Sino to? Bakit to nandito? Sino ba to? Abogado ko siya. Maraming nilabag ang kontratang ito. Sabi dito, kailangan pangalagaan ng inyong kumpanya ang kanilang contractor. Dapat nilang siguruhin na maiingatan ng privacy at human rights ng contractor nila. Yun ang nilabag. Sandali. Contractor ako? Bakit? Gusto ko ako yung kumpanya. Shh. Okay. Ayon sa Section 4, bago mag-decide ng kumpanya, kailangan isaalang-alang ang mental at physical condition. Kung walang pahintulot ng contractor, hindi kayo pwedeng pumirma sa anumang kontrata. Sa Section 7.5, kung kailangan magbayad ng penalty sa third party dahil sa breach of contract, ang buong halaga, babayaran ng kumpanya. Ayon din sa kontrata, yung perang ipinambayad sa penalty ni Steffi Chon, pwedeng-pwede niyang bawiin. Kung gusto niyong siya magbayad nito, kailangan niyong gumawa ng claim suit. Pag ginawa niyo yun, magsasampa kami ng kontrademanda. Pati pagkasira ng image niya, pababayaran namin sa'yo. Yun ba ang gusto mo? Sabihin niyo lang. Maihahalin tulad pala kayo sa mga bandidong sumasalakay sa gabi sa Boti Bridge. Boti? Ano? Hindi mo alam yun. Hi. Oh? Hi, Steffi. Steffi. Professor, anong ginagawa niyo dito? Steffi, hello. Hi, Professor Do.
Hi. Ah, Steffi, busy ka ba? May time ka ba para mag-coffee? Professor, pwede ko ba kayong yayain? Busy-busy kami. Sige, kasi... Sige, okay lang. Kay Steffi, Cafe Americano. Ah, gusto sige ko pa. Hot choco. Okay. Tagal nating di nakita. Ngayon lang natin naranasang hindi magkasama ng matagal. Parang bumait ka yata sa akin. Bakit nung isang araw, iba ka? Sorry. Hindi ko sinasadya yun. Binaliwala mo ang nararamdaman ko, kaya nagtampo ko sa'yo. Pero dapat yata, tumanggi ako na palitan ka. Naiinis tuloy ako sa sarili ko. Baka nabigla lang ako nun. Ano yan? Bait-paitan ka? Steffi. Huwag kang makialam dito. Sinungaling to. Noon pa lang, kilalang kilala ko na siya. Hindi ko akalaing magtatraidor ka sa akin. Nung mahuli kita, bigla ako nagkunwaring mabait ka. Ipakita mo na nga ang tunay na kulay mo. Tama na yan. Wala sa akin yun. May karapatan siya na pagsabihan ako. Gusto ba na ako magbukang salbahe? Miss Lucy! Ah! Ay! Lucy, okay ka lang? Pasensya na po. Naku, kailangan mo pa to sa shooting mamaya. Napasa si Miss Lucy? Hindi, okay lang. Ikaw, Steffi, okay ka lang? Steffi? Miss Steffi? Wala to. Okay ka lang, Professor? Natapunan ka rin. Napasok ka ba? Hindi, okay lang. Tapos na ba ang palabas? Tara na, manager to. Liga na. Close na pala sila ni Steffi ngayon. Kailan pa nangyari yun? Sabi mo wala kang type na babae. Mas gusto mo ba yung tulad ni Lucy? Nakakahiya yung ginawa mo. Ako pang nakakahiya? Sabi mo ayaw mo nang hinahawakan ka. Pero nung pinunasan niyang kamay mo, hindi ka man lang pumalag. Nag-i-enjoy ka pa yata eh. Siya nga pala, ang galing ng ginawa mo kanina. Nung kinausap mo si Dominic, bilang manager ko, dapat lang na may alam ka sa abog ka siya. Steffi Chan. Bakit? Ano? Kailangan mo lakasan ang loob mo. Bakit? Marami kang aharap yung mga pagsubok sa ayaw at sa gusto mo. Kahit malinis ang hangarin mo, may makikilala kang mga tao sa buhay mo na hindi ka maiintindihan. Isipin mo para kang nasa dulo ng isang bangin. Sa isang pagkakamali mo, pwede kang biglang mahulog. Ikaw rin ang mapapahamak. Kaya dapat. Nasa tabi lang kita sa lahat ng oras. Bakit tiwala ka sa akin? Hindi maganda yan. Kasi... hindi ako habang buhay na nasa tabi mo. Bakit? Dahil ba? Mahirap na ako. Lalayo ka na. Ayaw mo na kasi wala na akong pambayad. Wala kang bilib sa akin. Ako si Steffi John. Natatakot ka bang hindi kita mabayaran? Hindi kita tatakbuhan. Aaminin ko, hindi malaki ang ibabayad ko sa'yo. Para wala ka namang ibang gagawin, kundi... manatili sa tabi ko sa tuwing kailangan kita. Suko ka na ba? Ayaw mo na sa akin? Good night. Siya nga pala. Wala ka na bang lagnat? Wala na. Kain tayo. Kailangan mong kumain para manumbalik ang lakas mo. Isama natin si Yuan. Kung nandito pa siya sa bahay, yayayain ko siya. Ayoko. Napakasuplado mo. Nagdala nga pala si Mama ng radish kimchi. Sige. Kimchi? Yuan! Punta ka dun sa kapitbahay. Bakit?
Bigyan mo siya. Malaki ang naitulong ng taong yun sa akin. Ganun talaga magkakapitbahay. Nagdadama yan. Dahan mo na siya ng kimchi. Ayoko lumabas. Ikaw na lang. Inuutusan kita, ha? Ang tanda-tanda mo na, pambata pa rin ang pinanonood mo. Tumayo ka dyan! Ay, pambira naman, oh. Sabihin mo sa kanya! Ubusin niya! Masarap yan! Sabihin mo! Bigay ko! Pinabibigay sa'yo ni Ate Steffi. Naibigay mo? Ano sa tingin mo? Ano sabi? Walang sinabi. Basta kinuha lang. Sinabi mo bang bigay ko? Oo. Oh. Hindi mo na nag-thank you? Hindi nga! Wala mo lang sinabi sa'yo? Ano pa bang sasabihin niya? Bakit hindi mo hintay yung lalagyan? Wala ka namang sinabing hintayin ko, di ba? Sayang yun, Yuan. Eco-friendly yun kaya mamahalin, ha? Hindi mo pwedeng basta ipamigay yung pinaglagyan ng kimchi. Hindi mo ba naisip na baka hindi na niya isoli yun? Buwiin mo na. Napipikon na ako sa'yo, ha? Kung gusto mo, ikaw na lang ako kumuha. Ako? Sige na nga, wala naman ako magagawa eh. Uy, ba to? Ano na naman? Nasaan yung lalagyan ng kimchi? Sandali. Ah! Nakapasok ka? Hindi ka nagpalit ang passcode? Huwag mong papalitan. Yung sa akin hindi ko matandaan, pero yung sa'yo, tandang-tanda ko. Naglinis ka? Nagdilig ka pa ng halaman. Naisip ko na nga diligan to dahil nakita kong nalalanda. Buti buhay na uli, no? Masarap yung kimchi yun. Hindi ako mapapahiya. Hindi lang halata sa mama ko, pero napakagaling magluto nun. Bukas mo na lang ilagay sa ref. Ipatong mo muna sa mesa mo. Oo na. Lumabas ka na. Lumabas? Kukunin mo lang to, di ba? Ah, oo nga. Kukunin ko lang tong lalagyan. Okay, aalis na ako. Wala pa bang tumawag para sa bag ko? Mahal yon kaya walang interesado. Sana pinigyan mo ng 20,000 discount. Pwede ba burahin mo na yung cellphone number ko ron? Oo na po. Sungit ka talaga. Oo, oh, teka lang. Lalabas na ako. Akala mo naman kung sino. Tinadekma ako! Nakakaasar! Ay, bakit pa naman kasi ako nagpapapansin? Nagkakagusto na kaya ako sa kanya? Ay, kumising ka nga, Miss Steffi John! Huwag kang ganyan! Ikaw si Steffi John. Si Mateo doon lang siya, okay? Ano magugustuhan mo doon? Matangkad. Maginoo. Matipuno ang katawan. Maliit ang mukha, maganda ang mata. Paalaga sa katawan, hindi pinapabayaan ang sarili. Ano ngayon, Steffi? Ba't ka naman magkakagusto sa ganung lalaki? Magaling na professor, graduate ng Harvard. First time niya, pero ang galing humalik. Naku, erase, erase, erase! Bato, napapaling na yata ako! Bakit naman biglang pumasok sa isip ko yung kiss niya? Ano yun? Teka muna! Hindi naman kaya namimiss ko lang siya. Hindi! Wag! Parang kasira! Ang linis, mukhang pulidong-pulido. Walang phone record, wala ring credit card history. Hindi rin nakuna ng paparazzi noon. Palinis lahat ng anggulo. Wala akong makitang anomalya. Paano kaya siya nabuntis? Uy! Artista ka! Si Lucio ka, di ba? Ah, oo.
Kilala mo pala ako? Tama ako! Anong ginagawa mo dito, sa office? Peter? Pati ba naman damit at underwear, pinadala mo na sa akin? Salamat, ha? Nag-aalala na si Mama. Umuwi ka naman. Sige. Lucy, saan nga pala? Yung tungkol kay Rachel Han. Hindi pa ba tapos yung kasong yan? Di ba sabi, suicide? Akala ko final na yun. Hindi na nga yung pinag-uusapan ng media. Tigilan niya na yan. Naikwento ba niya sa'yo na may boyfriend siya? Boyfriend? Jackson, may girlfriend ka ba ngayon? Bakit? Sabi kasi ni Rachel, malapit na siyang ikasal sa isang anak na may-ari ng SNC Corporation. Dalawa lang naman kayong anak na lalaki, di ba? Kilala ko lang siya sa pangalan dahil sa department store namin. Siya ang image model. Bakit? Malakas kasi ang kutob ko na siya ang may kagagawan ng pagkamatay niya. May naikwento ba siya dati na boyfriend niya? Wala siyang nabanggit. Jackson? Sino tong kid? Sino to? Jackson, puntahan mo naman ako. Maniwala ka sa akin. Alam mo hindi ako baliw. Walang naniniwala sa akin dito. Maawa ka naman sa akin. Parang ako. Sino to? Bakit mo nasabi? Jackson, bakit mo pinakialaman ang cellphone ko? Sorry. Sino ba yun? Bakit siya humihingi ng tulong sa'yo? Baliw siya. Sabi niya, hindi raw siya baliw. Sa lawak ng negosyo natin, marami kang makakasalumuhang baliw. Huwag mo yung isipin. Kalimutan mo na. Sige. Sabi mo eh. Sino to? Si Mateo do. Bakit? Anong kailangan mo? Kailangan natin magkita. Meron ako ibibigay sa'yo. O sige, payag ako. Saan tayo magkikita? Pwede ba tayong mag-usap sandali? Manager... Mateo do, ano ba talagang ginawa mo sa akin? Inaano ba kita? May ginawa ka sa akin, aminin mo na. Naguguluhan ako. Hindi ako magkakagarito kung wala kang ginawa. Pwede ba diretsahin mo na? Sa loob na 15 segundo, plano kitang akitin. Pero ako ang na-in love? I-love ka rin ba sa akin? Ay, mali! Hindi, hindi! Huwag mo sagutin! Kundi magagalit ako! Nahihiya akong harapin ka. Kaya kakausapin kita ng nakatalikod. Ngayon ko lang to naramdaman. Alam kong malaki ang utang na loob ko sa'yo. Hindi ko tuloy alam kung gusto kita o gusto lang kitang pasalamatan. Kung tutuusin, malaki rin dapat ang pasasalamat ko kay Winston. Pero bakit ikaw lang ang palagi kong naiisip? Sanay ako na lagi akong bida. Yung airport fashion ko, yung gamit kong lipstick, yung magandang buhok ko. Ako ang laging laman ng isip ng lahat. Pero bakit naiisip kita? Pati mga sinabi mo... Pati yung paghalik mo sa akin. Para na nga akong sira. May gusto ka rin ba sa akin? Ay, huwag mo sasagutin, papatayin kita! Mateo do? Nasaan ka? Dito pwede mo sagutin.
nandyan ka pa? John? Alam mo, ay, yung vlogger na yan, kapitbahay ng second cousin ng dating classmate ni Steffi John. Ay. Siguradong sigurado siya. Nasiga dati sa school si Steffi. Marami daw yan nasapak dati. Lahat daw pinapatulan. Teka, kapitbahay ng second cousin ng dating classmate mo? Ang layo na nun ah. Pero mukhang nagsasabi siya ng totoo, no? Mainitin sigurong ulo, kaya hindi pinalampas si Rachel Han. Oo nga, malamang. Sigurado ba kayo? Siga ako sa school namin noon. Paano nyo na lamang nananapak ako? Salbahe ba ako? Hindi ako kumikibo kaya tinatawag akong bubita. Pinagpapiestahan nila ang buhay ko. Pagod na ako. Magapres ko na kaya ako. Bahala ka. Di ba? Nananahimik na nga ako. Hindi ako pumapatol. Ngayon magpapa-interview na ako. Buti pa, payuhan kita sa pagsagot sa media. Huwag kang palaging nakangiti. Kailangan mong palabasin na nakakaawa ka. Sa baba ka lang titingin. Ayan, ganyan. Dapat sa gilid ng mata mo, may luhang papatak anumang oras. Ang galing mong umarte. Huwag kang magsusuot ng accessories. Kahit matagal na akong di humaharap sa camera, press con yun, hindi photoshoot, di ba? Tapos, magsuot ka ng kulay itim. Huwag ka na rin magme-makeup. Bakit? Dapat magmukha kang losyang. Kailangan pa magmukhang losyang? Nagpapaawa ka, di ba? Oo na. Tsaka, magdala ka ng magandang panyo. Bakit? Iiyak ka sa bandang huli. Sa umpisa, kailangan mangiyak-ngiyak ka lang. Huwag mo patutuluin ang luha. Dahil mahahalatang nag-e-emote ka lang. Pero 5 minutes bago matapos, dun mo na patutuluin ang luha. Wow, henyo ka pala. Siyempre naman. Saan mo balak gawin? Ewan. Sa hotel kaya na may malaking hall? Para bonggang venue? Babayaran ka ba ng agency? Wala na akong agency. Meron ka pang panggastos? Wala na nga akong pere. Wow, kawawa ka naman pala. Hello? Ikaw yung nag-post ng shoes ni Steffi Chon. Oo, oh, kay Steffi Chon talaga yung shoes. Magkano pang tawad mo? 151? Naku, masyado mababa. Kuripot ka pala eh. Bakit hindi mo nalang hingin? Alam mo bang sa Milano ko pa nabili yun? Hoy, hindi yung peke, no? Ah!
Hoy, kumain ka ng kanin. Sandali, magpapadeliver ako. Huwag na, busog na ako. Maghapon kang wala ah. Saan ka ba nagpunta? Palagi naman akong busy. Bakit? May naganap pa sa akin? Meron bang tumawag? Yung kapitbahay ko. Kanina ba hinahanap ako? Hindi. Babae na nga ang naglakas loob na magtapat, tapos hindi man lang to tumatawag. Bahala siya. Hindi ko na siya ulit kakausapin. Naku. Nasa na kaya yung maganda kong headband? Yung paborito kong suotin? Naiwan ko yata dun sa condo unit niya. Ay, mapuntahan nga. Manager Do? Mateo Do? Hindi pa siya umuwi? Baka nasa library. Nandito ka ba? Mateo Do? Ay, wala siya. Saan naman kaya nagpunta yun? Hindi kaya meron siyang date. Inabangan mo. Si Prosecutor Peter Yu. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Buhay pa kayo ni Steffi Chon. Dahil yun ang gusto ko. Kaya magpasalamat kayo. Alam mo, ang ayaw ko sa lahat yung walang utang na loob. Ito ba yung gusto mo makuha? Pag binigay ko sa'yo to, titigilan mo na kami? Oo, tama ka. Sa ibibigay mo, susuklihan pa kita. Alam mo kung ano to? Pampakalma ng mga hayop. Isang putok lang nito, makakatulog ka na mahimbing. Alam mo ba kanina? Bago ko to dalhin, kinargahan ko muna to ng konting lason. Para pagtumba mo, wala ka nang maramdaman. Hindi ko to planong gawin eh. Kung hindi ka nakialam, gusto ko, ako mismo makapatay sa'yo. Sisiguraduhin kong maniniwala lahat ng tao na nagpakamatay ka. Pinatay mo si Rachel Han. Tinambangan mo rin yung kawawang prosecutor. Hindi matahimik ang konsensya mo, kaya nagpakamatay ka na lang. Nakasave na sa computer ang sulat mo ng pamamaalam. Makinig ka mabuti. Yung tunay mong pagkatao, hindi mo pwedeng ipaalam sa kanya o sa iba. Gusto mo bang mauwi sa wala ang matagal mo nang iniingatan? Kailangan muna kitang unahin. Tapos, siya nang isusunod ko. Si Steffi. Papatayin ko rin siya. Paalam.
Binalaan na kita. Kahit kailan, hindi mo ako mapapatay. Doc, masabi ka ng totoo. Pwede ba talaga mauwi sa love ang pagiging palaas ako? Alam mo, hindi imposibleng may love ka. Pero magkaibang sinasabi mong love sa pagiging palaasa sa ibang tao. Umaasa rin ako sa chicken at beer. Kumakain ako noon tuwing malungkot ako. Pero walang epekto ng drumstick sa tibok ng puso. Pero yung wisit na lalaking yun, Doc, magbibigay pa ako ng isa pang halimbawa. Pag nakakakita ako ng magandang bag, bumibilis din ang tibok ng puso ko. Pero napapansin ko na hindi naman nakakadry ng lips pag wala akong bag. Hindi rin ako makakapatay ng mga babaeng tumititig at umaaligid sa bag ko! Titigan man yun na sandamu ko na babae, dead man lang ako. Pero kapag kaharap ko siya, tumatalo ng puso ko, nagiging super dry din ang lips ko. Pag hindi ko siya nakikita, nakakapraning. Parang gusto ko rin patayin yung babae na nakikipaglandian sa kanya! Sorry ho, pasensya na kayo. Sorry talaga, Duk. Gusto ko lang naman sanang baliin ang braso ng bruhang babae na nagpunan sa kamay niya. Ano ba talaga itong nararamdaman ko? Buti pa, preresitahan kita ng gamot na mas matapang. Tandaan mo, huwag kang papalya sa pag-inom nito.